Hi everyone! Welcome to our vlog, Ann Labajo Vlog. Mga KLV, thank you so much for watching and listening the epilogue of our ALV Packet Book Reading Season 4. So let's go mga KLV, basahin ko na ang Chapter 1 since super intense ang epilogue. Happy listening! Chapter 1. Nahinto sa pagdidilig ng halaman si Julia nang marinig ang pagdating ng isang sasakyan. Umaliwalas ang mukha nito nang makilala ang sakay. Pinatay nito ang gripo at pinagulong ang wheelchair pasalubong sa bagong dating. Jewel, iha! Bumaba ang dalagita mula sa jeep. Lumakad patungo sa matanda at humalik sa pisngi nito. Ano ito? Akala ko ba sabi ni Marco ay nakakatayo na kayo riyan sa wheelchair niyo pag may crutches? Paminsan-minsan, iha. Hindi ko naman inaabuso ang sarili ko dahil nanlalambot ang aking mga tuhod pag matagal akong nakatayo. Kung sa bagay, anyang lumingon sa kabahayan na tila may hinahanap ang mga mata. Nariyan ba si Bernard Tia? Nako, nasa kural. Teka at ipasusundo ko kay Agnes. Akma nitong pagugulungin ang Silya papasok ng bahay pero pinigil ni Jewel. Huwag na, Tia, at ako na lang ang pupunta. Gagamitin ko na lang ang jeep. Mabuti pa nga, iha. Matatagalan pa kung maguutos ako. Hala, sige, lumakad ka na. Bumalik sa jeep ang dalagita at pinatakbo ang jeep sa direksyon ng kural. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Julia. Hindi maiintindihan ang ginagawa ni Bernard na pag-iwas sa dalagita nitong mga nakaraang araw. At pag tinatanong naman niya, lagi na'y umiiwas ang binata. At ang pakikipagmabutihan nito sa babaeng Montejo ay hindi niya gusto. Kahit papaano ay mas magaan ang loob niya kay Alexa kaysa kakambal nito si Sandra. At magaban o bagaman magalang ang pakikitungo rito sa kanya, ay hayagan niyang ipinakikita kay Bernard ang disgusto sa babae. Sana'y makaisip ng matino ang binata bago pa lumawak ang agwat ng hindi pagkakaunawaan nito at ni Jewel. Totoong si Jewel ang napupusuan niya para kay Bernard bagamat napakabata pa nito. 19 anyos pa lamang. Pero hindi naman niya isinasabing mag-asawa na si Bernard. Madali nang lumipas ang mga taon at ang mahalagay, nagkakaunawaan ang dalawa. Pero sa nangyayari, nawawalan siya ng pag-asa. Malayo pa siya ay natanawan na niya si Bernard na nakayuko sa may paanan ng kabayo kasama ang dalawa nitong tauhan. Lumingon ang binata nang iparada niya sa di kalayuan ang jeep. Nagsalubong ang mga kilay nito pagkakita sa kanya. Biglang nakadama ng insekuridad si Jewel. Talaga bang hindi siya welcome dito? Hindi na ba nito gustong magpupunta siya rito sa farm? Nag-aalangang humakbang siya papalapit dito. Hi! Ano ang nangyari dyan? Tanong niya.
her hands behind her back. Umiika, napilay, marahil. Sagot ng binata na hindi lumilingon. Ipapadala ko nga sa kwadra at patitingnan ko mamaya sa veterinaryo. Hindi na muna nagsalita ang dalagita at tahimik na pinanood ang ginagawa nito. Makalipas ang ilang sandali, tumayo si Bernard at hinarap siya. Napasyal ka? Wika nito sa tunong tila isa lamang siyang ordinaryong kakilala. If Moses won't go to the mountain, then the mountain will come to Moses. Sinulyapan ni Bernard ang dalawang tauhan. Sige na, Ador, Felipe. Dalhin na ninyo sa kwadra iyan at sabihin ninyo kay Agnes na tawagan ang veterinaryo. Utos ni Bernard. Agad namang sumunod ang dalawang lalaki. Si Jewel ay lumakad patungo sa kural at sumampa rito. Naupo sa pinaka-ibabaw. Pinagmasdan ni Bernard ang dalagita. Hindi niya kailanman pagsasawang tingnan ang mukha nito. Black Diamond. Yun ang tawag niya rito dahil sa maitim nitong mga mata na lalo pang pinaitim ng makapal at mahabang pilik mata. Ilong na matangos ng bahagya kaysa normal na Pilipina. And lips which she sexily pouted when angry and irritated, that made it you feel hungry for her kiss. At saan ba niya ihahalin tulad ang makinis nitong balat? Salatik ba ng niyo o pulot o kyutan? Pagdating sa anyo ay magkaiba sina Jewel at Emerald. Si Emerald ay typical na mestiza Espanyola at kahit ang buhok nito ay deep brown. While Jewel is dark and yet it didn't make her less beautiful. She has an exotic beauty. Nililipad ng hangin ang tuwid at mahabang buhok ng dalagita. Katulad ng isang black and silky waterfall. Stop staring at me, Bernard. Ani ni Jewel na pumutol ng ginagawang pagsusuri ng binata. Hindi mo sinasagot ang sinasabi ko. Nagpakaabala ka ngayon, Jewel. Alam mo namang dalawang beses lang akong umuwi rito sina Marco at Emerald sa loob ng isang buwan mula ng hawakang o na may hawakang mahalagang kaso sa Maynila, si Marco. At naatang sa akin ang maraming trabaho. Paliwanag nito na ipinasok ang mga kamay sa bulsa. But not really so busy with other people, women especially. Ako sa niya. Nang hindi agad sumagot si Bernard, ay nagpatuloy ang dalagita. This is a small town, Bernard. At ang subdivision na kinatatayuan ng bahay ng mga Montejo ay pag-aari ng lolo. Sa nakalipas na mga buwan, you've been extra friendly with Alexa. She's married now, Jewel. I know. But it didn't stop you from seeing her twin sister. Nasa mukha niya ang matinding hinanakit sa binata. Why can't you even have the decency to tell me that it's over between us? Napangiwi sa sinabi ni Jewel ang binata at umiwas ng tingin. I don't want to hurt you, Jewel. Pero sinasaktan mo ako sa ginagawa mo.
Hindi ko nga alam kung ano ang nagawa kong masama. Pinipigil niya ang pagbagsak ng mga luha. Kumikislap yun sa mga mata niya. You've done nothing wrong. It is just that I realize na para lang kitang kapatid. A younger sister. There, nasabi nito ang nararapat sabihin. Nanlaki ang mga mata ng dalagita. A younger sister? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Naningkit ang mga matang tumalon siya mula sa kural at pagalit na nilapitan ang binata. Pagkatapos ay wala sabi-sabing iniyakap ang mga kamay sa liig nito at siniil ito ng halik. She was kissing him passionately. Her body warm against his. Her breath like a morning mist. Kabisado na ni Bernard yun at lahat ng tatag na namaaring maipon sa sandaling yun ay ginawa nito. Makalipas ang ilang sandali, kumawala ang dalagita. Ngayon mo sabihin sa akin na ganoon ang halik ng kapatid na babae sa kanyang kapatid na lalaki, Bernard. Mabilis na tumalikod ang binata upang itago ang epekto ng halik na yon. Ano ba ang dapat sabihin? Sana ay wala na ang ganitong komprontasyon. Bigyan mo ako ng kapani-paniwalang dahilan kaysa sinabi mo. Bumaba, tumaas ang dibdib niya sa galit. What are we? A kissing relative? Had I kissed you a little longer, nakikita ko na kung ano ang kasunod na mangyayari sa atin. Nag-ipon ng hangin sa dibdib nito si Bernard. I'm sorry, Jewel. I really am. Pagtinging kapatid lamang ang damdamin ko sa iyo. I realize that now at ang nangyari sa atin ay isang malaking pagkakamali. Magkahalong galit at matinding sama ng loob ang naramdaman ni Jewel sa sinabing iyon ng binata. Damn you, Bernard! Mamamatay man ako o mabubuhay muli, I still would not want you for a brother. Pagkasabi niyon ay patakbong tinungo niya ang jeep. Ilang sandali pa'y naiwan sa binata ang alikabok mula sa arangkada ng sasakyan ni Jewel. Yes, Jewel. Kung tumagal pa ng isang segundo ang halik mo, you would have melted my resolve. At hindi rin kita gustong kapatid. Not in a million years. Bakit nagmamanaling umuwi si Jewel Bernard? Tanong ni Julia nang pumasok sa bahay ang binata. Nagkibit ng balikat si Bernard. Tinungo ang kusina. Sumunod si Julia. Nagbukas ng ref ang binata at kumuha ng canned beer. Binuksan at dere-diretsong ininom hanggang sa mapangalahati. Ano ba talaga ang nangyayari sa iyo, Bernard? Bakit bigla ay ibinaling mo ang pansin mo sa mga babaeng Montejo? Hindi ako makapaniwalang ganoon kadali magpalit ng damdamin ang isang tao. Hindi kami bagay sa isa't isa ni Jewel, Tia Julia. She's rich. Matabang niyang sinabi. Hinila lang ang upuan sa dining table at naupo. Itinaas ang mga paa sa isa pang silya.
Isang malaking kalukuhan yung sinasabi mo, Bernard. Ani ni Julia na nanlaki ang mga mata. Maaaring hindi tayo nangangalahati man lamang sa yaman ni Leon, pero hindi ka rin naman mahirap. Bilang anak ni Alicia, kalahati ng De Silva Farm ay pag-aari mo. And by anyone's standard, you are a rich man. Not to mention, very handsome too. Tumaas ang isang sulok ng mga labi ng binata. Itinaas sa bibig ang lata ng beer and down in two swallows. Not all people shared your sentiments, Tia. Pero Bernard, bagot na tumayo ang binata. Susunduin ko pa si Sandra, Tia Julia, nangako akong ipapasyal ko siya sa De Silva Farm. Iho, you're doing a very big mistake. Patuloy ni Julia na inikot ang wheelchair upang sundan ang binata. Bakit hindi mo sabihin sa akin ang problema? O kung ayaw mo sa akin, ay kay Marco. Isang bagot na buntong hininga ang pinakawalan ng binata at nilingon ang matandang babae. Gusto kong malaman ninyong walang problema. Kung sakali mang gusto kong makapagkita kay Sandra or kahit na sa kaninong babae sa bayan, yun ay dahil gusto ko. Hindi ka dating ganyan, Bernard, giit pa rin ni Julia. People changed. Oh, hindi ko maiintindihan ang ginawa kong pagpapalaki sa inyo ni Marco. Pareho kayong tahimik at sinasarili ang mga suliranin. Only Emerald changed his hot attitude, but it took 32 years for him to change into a happy man. And what about you, iho? Nanlulumong wika nito. Isang matabang na ngiti ang ibinigay ni Bernard dito. Tia, huwag niyo nang sisihin ang sarili ninyo. No one can find fault sa pagpapalaki ninyo sa amin. Hinagkan nito sa noo ang matandang babae at lumabas na. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Julia at sinundan ng tanaw si Bernard. That was the chapter 1. Thank you for watching and listening, mga ka-ELV, on our chapter 1. Please stay tuned on chapter 2 by subscribing and clicking the notification bell. Again, this is Anne Labajo Vlog, the Everyone's Channel. Don't forget, always trust the process. Thank you so much, mga ka-ELV!